25 ng Enero, Biyernes, ang kapistahan ng pagbabalik-loob ni San Pablo, Apostol. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi ni Jesus sa 11, "Pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal. Maliligtas ang maniniwala at magpapabinyag. Hahatula naman ang di maniniwala. At ito ang mga tandang sasama sa mga maniniwala. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila sa iba pang mga wika. Hahawakan nila ang mga ahas at di sila maaano kung iinuman sila ng may lason. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit at gagaling ang mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pumunta kayo sa buong daigdig at ipahayag ang ebanghelyo sa buong sangkinapal. Ang utos na ito ay hindi sinasadya ni Jesus para lamang sa kanyang mga alagad at sa 11, hindi pa napapalitan si Judas Iscariote. Ang ebanghelyo ay inilaan para sa ating lahat. Inaamin ni Pablo na hindi siya kabilang sa 12, ngunit itinuturing niya na isa rin siyang apostol. Nakita niya si Kristong muling nabuhay na siyang humirang sa kanya upang ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo, partikular na sa mga hentil. Walang apostol na mas masigasig, aktibo at mabisa kaysa sa kanya. Bilang misyoneryo para sa mga pagano, na ipaliwanag ni Pablo ang ebanghelyo sa malawak na daigdig ng mga Romano. Sinabi niya sa mga taga-Korinto na ang pagtanggap nila ng mabuting balita ang katibayan na siya nga ay sinugo ni Jesus. "Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo'y apostol ako." Pagsasagawa, bilang mga bagong misyonero ngayon, tayo ay hinihikayat na magpahayag ng mabuting balita alinsunod sa diwa ni Pablo. "Sawi ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo."